Mali good day at welcome back mga Pops dito sa Mamsi Popsi Fusion TV. Mali for today's video, mag-update lang ako mga Pops. I-update ko kayo dito sa mga builders natin, dito sa mga flyers at sa mga YB natin, dito sa mga YB na panibago natin, pinapatanaw. I-update ko rin kayo kung sino ba talagang ilalaro natin sa 4 laps na sprint race ng RRPC. Sino bang i-entry natin? So kung gusto niyo ako samahan sa video na to, at bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe at i-click yung notification bell para maging updated ka sa susunod ko pa mga video. Bali tara, let's go! So bale ito na mga Pops, nakatapos na tayo magpatuka at magpainom ng ating mga breeders. So yun, i-update ko kayo sa taas, samahan nyo akit tayo dahil papakita ko sa inyo yung mga kalapating inakit na natin dahil tapos na silang maglugon. O yung iba ipatapos pa lang. Kasi nga pag naglulugon sila, yung routine natin ay binababa natin yung mga kalapate.
So I update ko rin kayo mga Paps doon sa mga kalapating pinapatanaw natin ngayon, doon sa mga bagong YB na papaamuhin natin. Kaya habol natin sa South kasi nga eh, mag-uumpisa na yung training ng ARPCI sa November 28, kung hindi ako magkamali ha. November 28, mag-uumpisa na yung ARPCI. So gusto natin eh, may maihabol tayo mga flyers. So bali po pwersahin na natin lumipad yung mga flyers natin ngayon, magpo-force fly tayo. So kailangan na natin gamitan ang mga pinagbabawal na technique yun mga Paps, para mapwersa silang lumipad at hindi pa dapo-dapo lang sa bubong-bubong. So samahan nyo ako mga Paps, magpaparonda muna tayo ng mga kalapate. Let's go! So bali ito mga Paps, pinapasok na natin yung mga flyers natin. Yan. Bali kulang pa to mga Paps, nasa baba pa yung iba, siguro siyam. Eh binaba ulit natin mga Paps kasi naglulugon. So ayaw naman natin magkalat yung balahibo rito, kaya pag may naglulugon nga, magaya ng mga unang video ko eh, talagang binababa natin yung mga kalapate. Bali tinatanong nga tayo ng isang subscriber natin, bakit daw kailangan pa nating ibaba? Eh pwede naman daw maglugon dito sa taas dahil natural lang naman daw yung paglulugon ng kalapate. So ngayon sasagutin natin Paps. Bali oo, natural lang yung paglulugon mga Paps, pero yung pagkalat ng balahibo at makaperwisyo ka ng mga katabi mong bahay eh, yun ang hindi natural. So bilang tayo yung may-ari ng kalapate at responsible pansir tayo, tayo yung mag-a-adjust. So kaya kapag ka may naglulugon dito at nagsabay-sabay sila, kahit dalawa, tatlo lang, eh talaga binababa natin kasi ayaw natin makaperwisyo tayo ng mga katabing bahay. Yun, bali yun ang dahilan Paps, kaya natin binababa yung kalapate. So sana nasagot ko yung tanong mo. So kasi itong kulungan natin mga Paps, eh, maliit lang talaga. Yan, bali kaya pag naglugon ng mga kalapate natin at lumakas ang hangin, syempre yung hangin unpredictable yan. Pag lumakas yung hangin, talaga napupwersa yung balahibong magkalat dito sa bubong. So yun nga yung iniiwasan natin. Kaya automatic na yun, kapag kami naglulugon, diretso sa baba siya agad. Hindi natin siya pinagtatapos na paglulugon sa baba. Hali mga Paps, pinupwersa natin yung mga kalapate natin ngayon na lumipad. Pinoforce play natin kasi nga eh, bilang preparation sa nalalapit na training ng ARPCI ngayon November 28, kung matutuloy eh November 28 mag-i-start na ng training ang ARPCI, kaya kailangan ng mabatak itong mga kalapate natin. O, bali nga yung siyam eh, nasa baba pa, naglulugon pa. So pagka medyo okay na yung paglulugon nila, automatic, iakit na rin natin yung mga yun dito at pupwersahin na natin yung lumipad. So dalawang oras ang dalawang oras mga Paps, araw-araw yung pagpapalipad natin sa mga flyers natin para mabatak mga katawan, lumakas yung mga resistensya nila. So para pagdating na November 28 eh, may mapipili tayo sa mga to kung sino ang ating i-training. Bale, ito nga pala mga Paps, yung ginibird sa atin ng kapatid ko at saka ng bayo ko, itong blue bar na to tsaka itong puti, eh ilagyan, bigyan daw natin ang pangalan. So itong blue bar na sunog, eh sinugnog. Tsaka ito naman puti na to, eh, si Tala. Bali yan, yung nasa likod niya eh, kaya ako siya binasagan Tala, eh para may Tala yung likod niya. So sa oras na to, tatawagin natin Nognog at saka si Tala. Ito yung dalawang kalapating ibinigay sa akin ng kapatid ko at saka ng bayo ko. Deep bird nila sa akin. So susunod natin itong papatanawin mga Paps, para mapamiliarize nila yung area natin dito. So bali may pinatanaw tayo mga Paps dito sa labas, yung dalawang magkapatid ni Grisel, yung anak ni Ulo. So bali pinatanaw natin yung dalawang kalapate para mapamiliarize nila yung area kung saan sila maglilipad-lipad. Bali mamaya papakita ko sa inyo. So bali ito mga Paps, ito yung dalawang inakay na pinapatanaw natin ngayon. Napatukan na rin natin to, tsaka napainom. Siguro mahigit siyang linggo natin sila ipapatanawin dito sa taas. So ngayon medyo ikinover natin sila ng konti kasi medyo mainit nga. Pero mamayang hapon eh, diretso sila doon sa dulo para mas lalo nilang matanaw yung bubong sa ulo na natin.
kasi nga blindside tong lugar natin. So pag ang kalapate natin ay pumunta sa taas, may possibility na pumitik o mawala. Pero kung mga kalapate natin ay makapunta doon sa tapat ng school, yun o. Oh. Sa kulay green, tsaka sa kulay blue na yun, napakalaki ng chance natin na hindi na mawawala yung mga kalapate natin. Kasi nga, tanaw na tanaw nila itong harapan ng kulungan natin. Pag doon sila dumapo, tsaka dito sa taas nito, mga paps yan dyan, sa kulay blue na yan. Yan, kaya pinapatanaw natin para dyan sila masanay. O kaya dyan naman sa tapat ng school. Yan, ganyan. Sana hindi sila pumitik. Sana mapabatcher natin itong dalawang kalapate na to. Yan, anak to nung Grisel natin, anak ni Ulo, tsaka nung ating Brown na imbrick. Kaya importante sa atin itong dalawang kalapate na to. Kaya medyo matatagalan silang patatanawin. Yan, oh no, oh. Kasi nga medyo mainit, pero nakainom na to. Yan, maya-maya konti, ililim lang natin to para hindi masyado sila mainitan. Maya-maya na lang natin ulit sila i-abante doon sa harapan na yun. Bale, mamaya update ko kayo doon sa ikakarga natin sa RRPC. Sa port lap na sprint race. So, bale ito mga paps, si Uto lang ang ating ikakarga sa RRPC. Bale, entry natin siya sa 4 laps na sprint race ng RRPC. Yan, bali, ayan, kung makikita niya, may sticker pa siya sa paa yun, mga paps. Kasi nga, sinali natin siya sa pooling. So, nag-speed siya ng 1,029. Kaya lang, talagang marami pa mas mabibili sa kanya. Pero malaki tiwala natin sa ibon na to. Bali, hindi natin i-entry si Putol. Kasi nga, si Putol bumagal ng sobra. Sobrang bagal niya, mga paps. Kasi nga, simula nung training tayo ng Quezon, si Putol umuwi kinabukasan. Eh yung mga ganun senyalis, mga paps, nakakatakot na dahil malamang sa malamang mawawala siya ng bigla pagka ganun na siya kabagal. So para na rin hindi siya mawala at masubukan din natin siya sa susunod na norte, titigil muna natin siya. So ito muna ang kanyang utol, ang ating ikakarga. So 4 laps na sprint race. Nag-iisa-isang magiging entry natin. Ito si Utol, yung kapatid ni Putol na Grisel. Yan. Bali, dito ko na tataposin itong video na ito, mga paps. Shoutout sa mga solid viewers, solid subscribers namin. Stay safe, happy flying, at God bless. Maraming salamat sa pagsuporta sa Mamsi Papsi Pigeon TV.